So this is the head unit that I recently purchased, which replaced my old OEM one. It was just a impulse thing, but sulit din naman siya kasi it has all the modern features. Na it eliminates like you're using your cell phone kasi it has Android Air or AirPlay and the CarPlay for Apple. So hook mo lang ito sa cellphone. Then your screen functions as your cellphone, extension of your cellphone. So it's actually good. So sulit naman siya for its price. It's an entry level smart. I don't know how to describe, but yeah, an Android capable or Apple capable unit. And based from the reviews and everything, maganda din naman talaga yung reviews niya. That's why it was worth it, you know. It's time to upgrade anyway, so you know, one of the things is safety. Kasi instead of using staring at your cell phone, you have that hands-free capability now, so which is really good. Then other things, so overall maganda din yung itsura niya dun sa dash and everything, so that's what makes it also really stands out from others. So plus the price point nga na entry level lang siya, hindi ganun kamahal compared to other brands. And but for now the project is that one. Palitan yun, bakalasin yung speaker dyan and this one, because matagal ko na siyang napansin na medyo gumagaral-gal na siya, but never had the time. But since I have all the time today, so I will change that. Yeah, so nandito ako sa super cheap auto to buy some stuff for my car. So I'll go inside, di na muna ako mag-film doon kasi nakakahiya. So that escalated quickly. So ayan, galing na ako dun sa Bunnings and then sa super cheap to buy what I need to replace my speakers. So usually pag pumupunta ka sa ganung lugar, it doesn't always end up like the way you plan, kasi may makikita kang oh, maybe I need it or something that you want or you need, then you would end up buying it as well. But man problems, you know. So I'm here, nasa bahay na ako, and then I will start the process of removing the panels, which I will show you as well. And hopefully mabilis lang siya. Simulan natin muna dito sa passenger side. So from my research, so may mga kailangan tayong tanggalin, which is this one here. Meron ditong isa, and then itong sa tweeter, which is clip lang yan, natatanggal yan. Okay, so tanggalin ko muna and then I'll show you. Yan, natanggal ko na yung tweeter side. May dalawang clip lang siya dito. Medyo challenging pero kaya naman ako without breaking anything. So that's good. So it's a rubber thing. Hangat mo lang. So makikita mo na yun. You will find two screws here. Susungkitin mo lang yung doon. Then there's another one here. It's time to start removing the panel. So usually ang tip nila ay start at the bottom. Meron akong ganito, which is not an official tool, pero pwede siya pang sungkit lang nung ilalim. Magsimula ka sa bottom, may mga clips yan dito. So kaya angat mo lang yan. So sabi nila, kasi ito may hawakan dito sa side, magsimula ka daw dito. Stand down. There. So mga apat o anim na natanggal mo. Ito yung mga clips na ibabalik na lang natin mamaya. It's also helpful pag naka-gloves para iwas cuts. Although hindi talaga ako sanay, pero since you have your day job and this is just a DIY, you don't want injuring yourself while doing this. Slowly, meron dyan sa side. There. So pag once loose na to, ibig sabihin tanggal na lahat ng clip.
Tapos nakahang na lang yun dito. Should be. Tapos may mga nakakabit dito na mga cables for the mechanisms. Mas maganda wag nang alisin yun kasi mahirap ibalik. Kaya hang ko na lang siya since kailangan lang natin yung speaker. Then, meron dito, harness. So, natanggal ko na yung speaker. Kaya basag na siya talaga. So, I'll check first kung saan, and then line up ko siya. So it's a good thing kung walang moisture doon sa loob ng speaker. So, ibig sabihin hindi siya napapasok ng tubig. So this is the new speakers that I have. Line up ko muna siya. Hopefully wala na akong butas na gagawin. Because that would make my life so much easier. I did pause and went back to the hardware store to buy some washers kasi magkakaroon ng gap, hindi kasya yung mga tornilyo na kasama dun sa speaker. So, kailangan ko maglagay ng washer para maganda yung fitment ng speaker. So, I'm back. Then, kabit ko na siya. Yan. So, naikabit, naipwesto ko na siya. I think I'm happy with this one. Tapos, bumili na ako nitong sound deadening material for the surrounding para less vibration lang din. Kasi may gaps siya dito. Kasi syempre hindi naman siya yung OEM na ano. Then after this, kabit yung wire, then testing. Yan, tumutunog na siya. So, may tatlo akong rack, tatlong mounts, minutas. Then, tinap ko lang siya dun sa harness. And that's it. Nice. So, sa kabila naman tayo. The hardest part is putting this back all together again. But alam ko na siya, so madali na yun. Voila! Kabit na siya. And kabila naman. So, tinatap ko na yung mga wires niya. And then, ibabalik ko na siya. Before that, titestingin ko muna. And balik ko na ulit lahat. Ito. Black, negative. Red. Testing. Test. It's working. So this is the final product. Babalik ko na lang ulit siya. And then, that's it. Okay? Sana lang maalala ko lahat to, ibalik. Okay.
So very amateur mistake. Tapos na dapat ako boat windows, boat doors. Tapos na-realize ko, nalimutan ko i-plug yung wire para dito sa module ng power window. So binaklas ko ulit itong buong panel, which is so annoying. Well, rookie mistakes. Pero okay na siya. Balik ko na lahat, everything is working. So I just finished installing and doing everything. So yan, nakikinig nyo sa background ko ngayon, ito na yung end result nung ginawa kong pagpapalit ng speaker. So it's not a big upgrade, but it's a good upgrade considering kung gaano nakasira yung speakers ko dun sa yung old speakers, stock speakers ko. So it's a decent one, and you know, yung quality of the sound itself has improved. So na-maximize ko na yung bago kong head unit, which is actually the goal itself. So in general, so it took me like around 2.5 hours to 3 hours to finish everything. It could have been faster. Kaso nga, I have to like run back to the auto supply or to the hardware to buy some things that I don't have. Kasi as you go along, di ko naman malalaman kung ano yung kulang ko or wala ko. So I'm just winging it. But yeah, it was okay. It was, sa susunod siguro kung if ever I will do it again, it will be much more quicker. But ito kasi, I used to do this back home in the Philippines. So medyo confident ako na gawin to kasi nagawa ko na before. So kung ikaw, kung hindi mo pa nagawa but you want to try, definitely kaya kasi madami naman resources sa internet. So before ko ginawa to, last night, nag-research din ako how to, you know, remove the panels. And kung may mga nagtanggal na o nakagawa nito, para at least pag ginawa ko na, I have an idea how to do it. So that's why it made things a bit more easier for me. Would you like spend less kung pinakabit ko? Or makakatipid ko ba pag DIY? For me kasi, bumili ako ng ibang gamit kasi wala akong drill, wala akong ibang battery kasi I don't usually do this kasi wala akong time. Siguro break even lang kung pinakabit ko versus doon sa nagastos ko. Break even lang ako. Pero kung sa susunod, kasi may mga gamit na ako, it would be much more, I think, lesser doon sa gagastusin. However, yung goal naman is for me to do something, you know, on a weekend na wala namang ginagawa. Plus, like I said, gusto ko naman siya gawin kasi nga it's something that, you know, part of my interest and hobbies when I was in the Philippines. So that's why it's easier. That's why I like it. I mean, so yeah, it was a nice like therapy for me to do something today kasi it's a good like sunny Sunday, long weekend, and wala naman ako ibang ginawa or gagawin, plan to do. So yun, that's it. If you've reached this far, thank you for, you know, watching.